ng umaga po sa inyong mga estudyanteng mga magagandang lalaki. Ayan. So, i-discuss natin ngayon yung EIM, no? Electrical Installation Maintenance. Change na kayo, medyo may ganda po. Ngayon, didiscuss natin nga itong EIM, no? Electrical Installation Maintenance. Ito yung kinukuha sa TESDA ng NC2. Sapagkat pag may NC2 ka ng EIM, para ka na rin taong gobyerno, meron kang lisensya kumbaga sa driver. Pwede ka mag-apply ka sa mga electrical institution, sa mga gumagamit ng electricity, maintenance, hinahanap lagi yan. At yan ang requirement ngayon sa mga employer na mag-produce kayo ng ano, na NC2 certificate. Kasi, noon dati, ang hinahanap lang yung halimbawa, yung police clearance, NBI clearance, clearance. Ngayon, nasama na, big deal na yung ano, NC2. Sinabi ko, sanay ka ng electricity, sanay ka mag-electrician, hahanapin sa iyo. At bukod doon, i-interviewin ka. No? Kaya maaari may insito ka, hindi ka naman marunong pala. Kabagay, bihira yung may insito na hindi marunong. Pero karamihan, marunong. Pero meron din yung solusyon, parang lisensya yan. Kaya ngayon, bago tayo kumuha ng TESDA, assessment, o yung tinatawag na test, ng TESDA, para ng principle ba? Eh kung minsan, mga ibang school, o mga ibang group, mga ibang institution, ibang assembly, no? Association, nagbibigay sila ng tinatawag na institutional assessment, parang ang katulad ng parang review. So, may mga corresponding na sinisigil nyo para doon sa nababayan doon sa nagsasalita at saka yung mga gagamitin. Kunti lang naman yun para lang doon sa review. Ngayon, dito, binano namin, pinakikita namin kung ano yung mga gagawin nyo sa assessment. Sa assessment sa TESDA, meron kayong tinatawag na written examination. So, mula alas 8 hanggang alas 5 yun. Kaya may written examination, susunod may actual. Yung actual niyan, eh, medyo kuminsan, depende rin sa inyong assessor. No? Merong assessor na talaga super hirap magbigay ng actual, actual exam. Okay, so dito, i-discuss natin yung pinatawag na doon sa competency base natin, yung electrical installation maintenance. Ito yun. So ito yung actual na, punta na tayo sa actual. No? Sa actual, ito, makikita natin ito, meron tayong board. Ganito rin ang nangyayari sa assessment. Meron tayong board. Pag-pisa, actual na nakadikit na sa, yun, sa wall. Meron tayo rin itong, ito yung linya natin sa kuryente na galing sa ating mirago. At ito naman yung ating, ano, breaker, no? Tapos ito yung ating tinatawag na circuit, breaker circuit, no? Okay. So, sa pagkakataon ito, dalawa lang yung kanyang twin, no? Ito kasi pag binili mo sa hardware, hindi magkasama ito. Meron siyang tinatawag natin, tawagin natin sa electrical, yung light 1 at saka light 2. Eh, meron din tayong mga sets ng ilaw. Ito. Meron din
Freshman box. Ito. Ito yung nakakabit sa ating isamit, tawagin mo. At meron tayong utility box. No? Utility box, pwede natin gamitin na switch, pwede natin gamitin na outlet. Okay. Yun. Minsan, kinukompute yung wire gauge niya, automatic AWG. Kung ilan yung load o watts na gagamitin mo. Halimbawa, meron kang television, dalawa, meron electric fan, meron kang refrigerator, meron kang computer, aircon. Ano? Kinukompute niya, at yung pinakasuma total niya, lalabas yung corresponding wattage. Watts means power, no? So, yun ngayon ang gagawin mong wire o size ng wire base doon sa computation mo na kailangan mo. Kaya magtataas ka ng konti ng wattage, no? Pati yung iyong breaker. So, kamukha nito, meron siyang 40 ampere. Ang pangkaraniwan sa bahay na walang masyadong gamit, 30. Pero kung meron mga simpleng aircon, yung pinaka-entrada niya, 60. Pero kung marami na, no, isang 100. Tapos marami pa siyang pinaka-splitter na ganito rin breaker. Ngayon, pagkakataon ito, ganito ang kanyang ilaw. Ibang ilaw siya, no? Kaya 40 lang ang pinapitin. Kadalasan, ang size ng wire na papasok dito sa breaker natin, circuit breaker natin, yung entrada, kung tawagin nila, ay number 8 o number 10. Tapos, ang lalabas dyan, yun na yung number 10, no? O number 12. No, o, pwede rin number 10, no? Tapos, yung ikakabit dito, na wiring, number 14 ilaw. Kasi mas mataas yung number niya, mas manipis siya. Ngayon, yung papunta sa ating switches, yun yung number 14. Pwede rin. At yung papunta naman doon sa ating outlet, ay yun yung mga number 12. So, yan ang pangkaraniwan. Parang tinatawag na common ang karaniwan sa mga electrician na yung outlet, number 14, ay, number 12 pala, 14 yung ilaw, number 10 yung kabitan nila papunta sa switch o sa outlet. Pinaka-main, no, main line, kung tawagin. Pwede rin. Dosi rin, pwede rin. No? Nasa may-ari yan. No? Pero, pasok siya doon sa tinatawag na standard ng electrical wiring. So, meron pang tinatawag tayong yun na nga. Itong connection natin dito ay kadalasan parallel connection. Siguro meron na kayong basic sa parallel, no? Ang parallel, pagkat pinatay mo ito, hindi mamamatay yung series naman, isa lang ang switch, patay lahat yan. Pwede natin talakayin yung switch na parallel tayo sa board. Sa lecture, yung tinatawag na parallel and series. Ayun. Ito nga, yung lalabas dito, pwede natin ito yung lalabas na dito sa ating fuse o breaker. Itong breaker natin, ang dumadaan sa kanya ay 40 ang maximum halos na watts o ampere. No? Pagka pinag-uusapan ang watts, ay tumutukoy tayo sa power. Power is equal to voltage times current. Okay. So, ang voltage natin ay 220, ang current natin ay 40.
bilang WhatsApp, i-compute nyo nga. Switch, tapos papunta naman sa line 2 naman yung isa, kapit mo.
Pag sinitch off mo, mawala siya ng connection, no? Okay, sir? Ganun din dito sa pangalan. Hindi na natin mari-bulat-lat dito. Paano pala, mabuka ka. Nakabidyo tayo. Maano, madismantle, no? Simula naman madidismantle dito. Ganyan. Yan ang ano yan. Okay, ang gagawa ng wiring na ganito. Ayos, pagkikita siya. Bawat isa nito, isang, halimbawa, ito yung living room. Isa siyang, ano, junction box. Tapos meron siyang corresponding switch, you know? Ilan yung ilaw niya, nasa side, sa ano yun. Pero siyang junction box. Ito naman, doon sa pinaka dining room, kung gusto magkaroon ng junction box. Ito naman, doon sa kwarto, no? Ito naman, doon sa CR mo. Diba, CR? Sa tabi na kami, CR. Malaki na ba yung misiya? Ganyan ang bawal lang, di ba? Susunin ka doon. Okay. So, yan lang po ang ating maihahandog sa inyo tungkol sa ating EIN. Maraming salamat po.